Mga kapuso, sa bawat araw na hindi nawawakasan yung sagupanan yan sa lungsod ng Zamboanga, patuloy ang paglobo ng bilang ng mga sibilyan na apektado. Umabot na po ngayon sa 81,000 ang mga naiipit sa bakbakan. Sa mga evacuation center po yan, at kanina sa isang evacuation center, pinagkaguluhan ng isang truck na akala ng mga tao may dalang pagkain mula sa barangay Canelar sa lungsod pa rin ng Zamboanga. Nakatutok live si Haji Rieta. Haji. Yes, Mike, yung mga kababayan nga natin ay nananatili ngayon sa may Joaquina Enriquez Memorial Sports Complex, o mas kilala sa tawag na Baliwasan Grandstand, ay talagang hirap at pagod na nga, no, maging na rin gutom itong kanilang dinadana. Sila kasi, Mike, yung nananatili na napakaraming residente matapos nga mainit sa patuloy na bakbakan nga ng pwersa ng MNLF Amiswari faction at ng pwersa naman ng gobyerno. Nang dumating ang sakyang ito na may dalang rasyon, agad itong sinugod ng mga evacuee. Sa dami ng mga sumalubong na tao, hindi na makausad pa ang sakyan. Ito ano, may dumating na isang sakyan dito at kaya naman nagagulo itong mga residente na nandito sa evacuation center. Dahil ang akala nila ay pagkain, pero mukhang hindi pagkain itong laman ng truck na ito, kundi itong mga damit na, no, na ipamimigay sa kanila. Karamihan kasi sa kanila ay walang mga nakuhang damit mula sa kanilang mga bahay matapos nga, no, itong nangyari kaguluhan at sila nga ay lumikas. Akala namin pagkain. Bakit wala pa ba kayong pagkain? Meron naman pagkain, pero sa haba ng pila mamamatay kami sa pagpipila kasi sa init ng araw, sir. Si Romadil, pasado las 12 na ng tanghali pero hindi pa rin nakakakuha ng makakain. Anim ang kanyang anak, ang bunso niyang 2 taong gulang, kahapon pa nilalagnat. Buti na lamang daw at may mga gamot na binibigay sa kanila. Ang dinikdik na kamoteng kahoy na ito, pamatid gutom. Parang puto. Yun lang, ang ulam namin isda lang. Yan ang kinakain nyo kapag? Kapag ano, hapon, kapag hindi ka magbigayan, ito lang kinain namin. Inabutan naman namin ang babaeng ito na umiyak habang may kausap sa telepono. Yung Lunes, napunta ko pa. Ngayon hindi na. Naiwan ko, hindi ko na alam kung saan na kami pupunta. Gusto ko na sana umuwi sa amin. Wala naman akong pumasahe. Ang planta kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa, nasa Barangay Santa Catalina, isa sa mga sentro ng sagupaan. Simula nung Lunes, di na raw makalabas doon ang kanyang mister. May balita ka ba sa asawa mo? Wala na. Naiwan ko, hindi ko na kasi alam. Masakit na talaga ang ulo kung gusto na talaga umuwi. Umaasa ka na sana, ligtas naman siya. Umaasa talaga ako. Gusto ko na bumalik siya dito. Sila Rizma Bahad naman, gustong-gusto nang umuwi sa kanilang bahay sa Santa Barbara. Pero nang pumunta sila noong isang araw, oo, lahat na nakatayo na yung mga haligi. Pantay na, abo na lahat. Anong natira ko sa bahay niyo? Wala na. Basta haligi na lang. Ang yung hiningi namin, yung bahay namin kung kailan po maitayo o kung mabigyan ba kami o hindi. Ang lokal na pamahalaan patuloy naman daw pagtugon sa mga pangangailangan ng evacuees. Sa gusaligang ito ng sanggunyang panglungsod, halos umapaw na ang relief goods. Pero dahil hindi pa tapos ang sigalot, bukas pa rin daw ang pintuan para sa mga nais tumulong. Maging ang empleyado nga raw ng city government, pinatulong na sa relief operations. Pero yan ay natutugunan. And then yung mga pangangailangan nila ng banig, gumot, tuyong damit, na nagdi-distribute kami with sanggunian ngayon. Maraming dumating mula sa USAID. Meron ding dumadating din ho mula sa World Food Program. Nitong Sabado, binisita ng Pangulong Aquino ang mga inilikas dito sa grandstand. Minobilize na po ng national government ang lahat ng kakailanganin para siguraduhin babawasan yung pagdadaanan nyo dito sa kaguluhang mangyayari. Huwag ko kayong mag-alala na hindi na pababaya kayo yung mangyayari yun. Pero kung pwede, makisama naman tayo sa isa't isa.
May kanina nga ay isang press con ano itong isinagawa ni DILG Secretary Marrojas at halos mag-iisang linggo na rin siya dito nga sa Zamboanga City. At kung nasaan naman ang ating Pangulong Aquino ay ang pagkakalam natin ay nandito siya, ay nandito sa mga nakausap natin. Ano. At yun nga Mike, dahil nga patuloy na nadadagdagan itong bilang ng mga residenteng inililika sa nangyaring kaguluhan dito ay ang ilan nga ay inilipat na sa ibang mga evacuation center kanina. Na ay 500 individual nga ito nga inilipat mula sa Baliwasang Grandstand papunta nga sa isang eskwelahan. Mike? At Haji, dahil sa mga sunog-sunog na araw-araw minsan, dala-dalawa, tatlo-tatlo, sabay-sabay pa, ang ilan dyan sa mga ibakwi na yan, umalis, buo yung bahay nila, pagbalik nila, wala na silang bahay. Maraming salamat, Haji Rieta.